Magandang araw mga pari ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa anime na tumatak sa mga Pilipino, lalo na sa mga batang 90s na katulad ko. Ito ang Hajime no Ippo, kilala natin sa tawag na knockout. Ano pa hinihintay natin? So, let's begin! Bago natin simulan ang chapter na ito, ay mag-flashback muna tayo sa mga naging kaganapan sa last chapter. Sa chapter 585 ay natunghayan natin kung gaano ka-agresibong patumbahin si Karasawa ng ating bida. Nakita din natin dito na lalong bumilis si Karasawa sa pag-iwas sa ating bida. Hindi naman nagpahuli ang ating bida dahil naging kalmado na ang ating bida sa loob ng ring at lalong lumakas ang kaliwa niyang suntok. So ito na nga mga pare ko. Simulan na natin ang chapter na ito. Hajime no Ippo, Season 4, Chapter 586, ang nagdidikta ng laban. Sa unang pahina ay makikita natin na si Karasawa ay inihahanda ang sarili sa pag-ikot nito sa ating bida at hindi niya hahayaan na makalapit ito sa kanya. At mapapansin natin mga pare ko na biglang atake ni Karasawa. Nagpakawala ng kaliwa ang ating challenger at sobrang bilis nito. Bumalik na kaya ang lakas niya sa isang pahinga lang? Gumanti naman ng isang right hook ang ating kampyon. Pero ano to? Biglang naglaho ang challenger sa harapan niya. Ang tanong dito ay kung mahuhuli kaya ng ating kampyon na sobrang dihado sa bilis na pinapamalas ng ating challenger. Sigaw na tanong ng announcer sa laban. Lalo siyang bumilis kaysa kanina. Hindi pa ako nagkaroon ng kalaban na ganitong klaseng bilis. Pero kailangan ko siyang hulihin. Hulong ng ating bida sa sarili habang manghang-manga sa pinapakitang bilis ni Karasawa. Dito makikita natin na ang ating bida ay nasa gitna na ng ring habang si Karasawa naman ay nakaabang sa gagawing atake ng ating bida. Ang mga tao naman ay may napapansin sa ating bida. Bakit ang bagal niyang gumalaw? Si Karasawa ay lalo pang bumilis. Hindi niya ito mahuhuli pag ganyang kabagal ang kilos niya. Isang kaliwa at mabilis ito kaysa kanina. Ang ating challenger ay parang isang machine gun habang ang ating kampyon ay di makagalaw ng maayos sa gitna ng ring. Sigaw ng announcer sa laban. Makikita natin dito na gumanti ang ating bida pero di niya talaga maabutan sa sobrang bilis kumilos ni Karasawa. Napansin naman ito ng mga tao at ni Lakimura at Itagaki na dihado sa bilis ang ating bida at nagsasayang ito ng lakas sa kakasuntok na wala namang tinatamaan. Pero iba ang napapansin ni Takamura na may binabalak ang ating bida kaya hinahayaan lang niya si Karasawa sa gusto niya. Ang ibig mo bang sabihin na sinasadya niya na ikot-ikutan lang siya ni Karasawa? Pero kahit na may plano si Ippo, di niya dapat hayaan na ganyanin lang siya ni Karasawa. Wika ni Kimura. Pag hinayaan niya lang si Karasawa sa gusto niya, sigurado na matatambakan siya ng puntos. Dagdag ni Itagaki na halatang nag-aalala sa ating bida. Panoorin niyo nga si Ippo kung paano niya igalaw ang kanyang paa. Ito ang bagay na nakakatakot na magpapabagsak sa kalaban niya at sa mahihinang katulad niyo. Sagot naman ni Takamura. Makikita natin dito na tuloy-tuloy pa rin sa suntok sabay alis na estilo si Karasawa. Napansin naman ito ng mga tao at trainer niya na tuwang-tuwa sa ipinapakita ng kanyang bata. Maliban kay Sanada na may kakaibang napapansin sa ating bida. Ganon din naman sa kampo ng ating bida. Makikita natin si Yagi na nag-aalala at tinatanong si Manong kung may maibibigay ba siyang payo sa ating bida. Yan ba ang iniisip mo? Si Karasawa ay unti-unting malalaman na ang kumukontrol sa laban na ito ay ang ating bata. Sagot ni Coach Kamugawa na naniniwala na ang ating bida ang siyang nakakalamang sa laban. Makikita natin dito na iniisip ni Lakimura at Itagaki ang sinabi sa kanila ni Takamura. Balik tayo sa laban mga pare ko. Ang ating challenger ay lalo pang bumilis habang ang ating kampyon naman ay nakatayo pa rin sa kanyang pwesto at unti-unti itong lumalapit sa challenger. Sigaw ng announcer sa laban. At dyan nagtatapos ang chapter na ito. Bago ko tapusin ang videong ito ay lubos na nagpapasalamat ako sa laging nakatutok sa channel ko. Shoutout nga pala!
At sa mga bago pa lang sa channel ko, ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para sa latest update. Maraming salamat mga parikoy!